So, welcome back to my channel, guys. So, ang gagawin natin is, ito yung topic natin, paano tayo magpapadami ng ating Lucky Bamboo sa tubig. So, tubig yung gagawin yan. So, maraming paraan, pero pinakamadali is sa water. So, guys, ito na yung tinanggal ko. Originally is nandito siya. So, malaki na at nahirapan din akong tanggalin to sa base na to kasi nga maliit. Tapos lumaki na siya. So ito yung original niya, guys. So ang laki niya na, di ba? And then ang ginawa ko is dalawa. Ganyan siya yung style niya. Ang ganda, di ba? Pang display sa bahay. So ito, nakalimutan ko, kinakat ko siya agad. So kung nakikita nyo, dalawa to siya. One, and ito yung bago kong ginupit. So ito siya, guys, ganyan siya. Ganyan, kung nakikita niyo yan, dalawa. So kinat ko lang siya using this gardening scissors. Kung kahit ano, kung anong kanino. So yan, ikakat ko lang and then tanggalin lang natin ito, yung mga dahon. So yan, tatanggalin lang natin ang dahon. And then, kukuha tayo na. Yan, may tubig na ako. Yung tubig, guys, is kahit sa gripo. Kung anong meron kayong malinis na tubig, sa gripo or your inumin. Ganito, meron akong ganito. Yung lalagyan ko ng bagong plants. And then, meron tayong mga bato-bato or gravel. Yan, maliliit. So, nakuha ko lang to, guys, sa garden. Pinili ko yung mga puti. So, ito yung lalagyan natin. So, lalagyan ko siya ng mga ganito. Pang-design lang, guys. Kung meron kayong kahit anong bato at kahit yung sa aquarium ng mga bato or ano, pwede yun. Kung tabi kayo ng dagat, maraming bato yun, diba? Mga puti-puti. Pwede yung mga bato. Pwede nyo lagyan ng ganito. Pang paganda lang siya. Pang paganda ng beauty ng ating bamboo. Yan. And then, lalagyan ko na siya ng water. So, yan. Ganito lang siya kasimple, guys. Yan. And then, yan na. Lalagay ko na tong bago nating bamboo. So, pwede mo siya yan hanggang sa mag-root na yan siya. Yan. Yan na, guys, ang ating bamboo. So, hintayin lang natin yan kasi ganyan lang siya. Mabubuhay na yan siya. Dito natin ang bato. So, yan na siya, guys. Ang ating bamboo. Ang ganda, diba? So, hayaan mo lang siya and then palitan mo siya ng water every 3 weeks or pag nakita nyo madumi na. Yan. Palitan nyo lang siya ng water. Ganyan lang siya. And then, hanggang pag tumagal na yan, magkakaugat na yan. So, yan. Napakadaling alagaan at magpa ramen yan. So, at itong nagawa, ay itong natira, ganyan. So, ito yung pina-original niya. Iniwanan ko muna siya ng dahon. So, pwede ko pa rin to siyang tanggalin. Pero, hayaan ko muna para maganda siya, para may dahon pa itong puno. So, pag meron din kayo nito is, pwede nyo rin itong putulin. Nakikita nyo yung mga ganyan. Yan, pwede nyo yung ikat. And then, tanim din. Magparami. So, ito, guys. Ito yung kanyang style. So, mapapansin nyo, ganyan siya. Bakit hindi straight, hindi ganito? Dito siya tumubo. Kasi, pag nagpaano ka, pwede mo siyang lagyan dito ng wax. Yung pinakadulo, yung pinutulan mo. Pwede mo siyang lagyan ng wax. Yung wax na yun is yung kandila. So, kung may kandila kayo, yung matunaw, lagyan niyo siya para hindi tumubo dito. Siya, dyan siya tumubo sa mga ganito, yung nakikita mo. Parang stylish siya. So, ganyan siya. Ang ganda niyang house plant. So,
So, sa loob ng bahay. So, dalawa siya, guys. Ilalagay ko na siya dito para maganda. Yan. And then, kumuha din ako nung yan. Ito, medyo malalaki na bato-bato. Mga gravel sa garden. So, ganyan yung yan ang mga basura ng bato natin. So, ito, lalagyan natin para hindi siya mag-move. Pwede natin yan lagyan ng mga bato. Yung kanya mismong ugat para straighten kasi. Then, lalagyan na natin ng water. Yan na guys, ang ating napakalaki ito. Oh, ang liit. So, parang hindi siya maganda nakatayo kahit malaki yung base nyo. Kasi may bato mabigat. So, yan lang guys, ang ating tutorial. So, actually, meron pa akong isa dito. Pag lumaki na rin yung ating bambu na to, gaganyan na rin siya. Ito, pedicab. Thank you!